mga beshi, good evening. 5 o'clock na dito sa Qatar. So kakatapos ko lang magsumba, nagpapawis po ako. Kasi nga kainang maga, hindi ako nakapag exercise kasi may ginawa ako kaninang maga. Kahit walang pasok, may ginagawa pa din. Kain tulog muna. Tapos siyempre para ma iwasan yung pagkabagot kasi di ba laging kain tulog lang tayo, so kailangan natin libangin yung sarili natin para hindi tayo madala ng kung ano man yung iniisip natin na stress. Ganyan talaga pag OFW, kailangan maging matatag ka, hindi para sa sarili mo. Isipin mo na lagi may pamilya ka sa Pilipinas, nag-iintay sa'yo, so kailangan mo maging malakas, laging may kapanatigan yung isipan mo para hindi ka makagawa ng hindi maganda at hindi mo rin pagsisihan sa bagay pag nagagawa ka ng hindi maganda. So wala ka na sa sarili nun, di ba? So kailangan nating magiging peace of mind para laging nasa direction ng ating pag-iisip, lalo na kung may mga anak tayo. Kahit na wala tayong mga anak sa Pilipinas, kailangan din natin ng maging maayos, di ba? Maging matatag para sa mga gulang natin, mga kapatid na pamilya, sa buong pamilya natin. Kaya, para maiwasan yung pag-iisip ng hindi maganda or stress, para makaiwas tayo sa stress, mag-exercise tayo, libangin natin yung sarili. Huwag tayong gumaya sa iba na panghinaan na ba ng loob. Kaya minsan yung iba maabot sa pagpapatiwakal, di ba? So, huwag ganun. Kasalanan na sa Diyos yun, yung gagawin mong yun. Diba? Saka, siyempre, hindi mo iniisip yung mga anak mo or kung may anak ka man, pamilya mo na nag-iintay sa'yo. Diba? Iniintay ka nila pag-uwi. So, kailangan natin maging matatag. Kaya, tulungan natin sarili natin. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, masyadong buong mundo nagdaranas ng pandemic. Kaya, ilang buwan na rin tayong lockdown. Maswerte yung mga katulong, di ba? Kasi tuloy-tuloy yung sweldo nila. Kasi nasa bahay sila. So, tayong mga skills, katulad ng sa salon, sa mga, minsan sa mall, nagkakabawasan ng trabahante. Kasi nga, di ba, marami nagsasara na business. So, ngayon, yung iba, nawawala na. Wala ng pag-asa, di ba? Huwag ganun. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya, mga besi, pakalakas na natin ang loob natin. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mga beshi, subscribe po my YouTube channel. Take care. Always stay at home. Para lagi tayong safe. Diba? Sumunod sa batas. Dahil may batas. Lahat ng lugar may batas. Tama si Kim Chiu. Lahat ng lugar, batas ay batas. Diba? Kahit dito sa amin, batas. Bye-bye!